Tila wala na ngang mas papait pa sa minsang matamis na pag-iibigan na humantong sa hiwalayan. Pero para kay Shara na certified member ng Camp Sawi, past is past na raw. Kaya move on na mga bes. Sa araw na ito, ang mga regalo o anumang gamit na nagpapaalala sa kanyang ex-boyfriend, kanya nang isinubasta online. Ang bansag sa kanya, hugot seller. Paano ba naman kasi, ultimo sa pagpost ng kanyang ibinebenta, malalim ang pinaghuhugutan. Some of those, I just want to really dispose because, you know, at first it reminded me of bad stories or bad past. Halos apat na buwan din ang binuno niya para lang makamove on at tuluyang i-let go pati alaala ng ex niya. Na parang marirealize mo na, ay, hindi pala ang nakadepende sa ibang happiness ko. If I want to be happy, then I will be happy. Sa isang survey nga na isinagawa ng isang online selling site, 60% o 6 sa 10 Pilipinong kanilang tinanong ay payag na ibenta ang gamit na ibinigay ng kanilang ex. At ang numero unong gamit mula sa kanilang ex na nais nilang ibenta, mga damit. They're getting rid of things that their exes gave them. Maybe because like it's a way for them to emotionally move on also and clear their head. Ayon sa isang love expert, paraan daw talaga ng pag-move on ang pagtapon ng mga gamit galing sa dating karelasyon. Kasi yung item na binigay sa'yo, it's not just an item or an object. It also represent or objectify the person. Letting go in a sense na physically nila-let go nila yung object in the hope na eventually, dun sa psychological aspect, matutunan din nilang mag-let go. Ako si Zarina. Nagmahal, nasaktan, nag-move on. Iba naman ang naging paraan ni Charina na tila ba puno ng hugot sa kanyang nag-viral na video. Biktima raw kasi siya ng MU o kung tawagin ng marami ay malabong usapan, relasyong ilusyon. O yun bang kung kailan nililinaw, lalo namang lumalabo. Sa kanyang 40 days journey of moving on, ikinwento niya sa loob lamang ng isang minuto ang mga paraan ng pag-move on. Nagdagat na mundok. Nag-indo, nag-skate, nag-skim, nag-surf. Mahirap nga naman daw talagang mag-move on, lalo na kung never naman daw kayong naging mag-on. Pag relationship, madali lang eh. Klaro eh, na break na tayo huwalay. Pero yung something na wala naman, di ba, yung ilusyon na relasyon. Pakay raw talaga niyang mabigyan ng payo ang mga membro ng Camp Sawi, kaya niya nagawa ang video. Okay lang umiyak, magmukmok, pero isipin mo, lahat yan may hangganan. Kasi pag bumukmok, may expiration date yan. Take your time in moving on. Huwag ka magmadali. So mahigap siyang mag-move on because these are, yung attachment, yung intimacy, yung closeness niya with the person, yun yung masakit na mawawala. Yung feeling mo na unloved ka na or rejected ka na. Tawagin ka mang bitter. Pagdating sa pagiging sawi, importanteng bigyan din daw ng oras ang sarili. I did not look for love. I looked for love for myself. Eto na nga. Dahil nga dyan sa pag-move on na yan, masasabi ko talagang #sulit ang sakit. Rida Reyes, GMA News.